May mga mensahe rin po yung ating mga kababayan na magsasaka. Nag-react din po sila. Talagang nagpapasalamat sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ito po'y promise ni PBBM sa kanyang first SONA, mga kababayan. First SONA ni Pangulo, pinangako niya ito. Kaya nga talagang ang laking bagay po nito para sa mga kapatid po nating mga magsasaka. Okay, play po natin yung video, mga kababayan. Gaya ng kanyang naipangako sa kanyang unang State of the Nation address, ay ibinigyang katuparan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng condonation o ang hindi pagbabayad ng mahigit 600,000 magsasaka ng kanilang mga utang at penalties sa kanilang mga lupang sinasaka. Pagpapatuloy po ito ng Emancipation Program na nasimula ng ama ng Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Naging emosyonal naman ang pamilya ng mga magsasaka na mahigit 3 dekadang naghintay bago makuha ang titulo ng kanilang lupa. May ulat si Alan Francisco. Sa unang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hiniling niya sa Kongreso na gawing prioridad ang New Agrarian Emancipation Act. At ngayong araw, natupad ito. Kasabay ng pagpirma niya sa bagong batas ay ang pagtupad niya sa pangako sa mga magsasaka. Sa kaunahan kong first State of the Nation address, ay nasabi ko, the Filipino people, ay sinasabi ko sa ating at ipinangako ko sa ating mga kababayan na itutuloy ang Agrarian Reform Program. I am here today to build on that promise because our beneficiaries deserve nothing less. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act, mabubura na ang lahat ng hindi nabayarang amortization ng principal loan, kasama na ang interes at mga multa na nakuha ng mga agrarian reform beneficiaries. Sa madaling sabi, malaya na sa pagkakautang sa lupa ang higit 600,000 magsasaka sa buong bansa. Utang, interes, penalty. As in, burado yun, mga kababayan. Nabura lahat yun. Panahon na para makalaya sila sa pagkakautang na ito. This is why, on September 13, 2022, I signed the Executive Order No. 4, imposing a one-year moratorium on the payment of amortization on agrarian debt by our beneficiaries. Aakuin din ng pamahalaan ang obligasyon ng higit 10,000 beneficiaries na nagbubungkal ng higit 11,000 hektarya na lupa sa pamamagitan ng pagbabayad ng natitirang balanse ng direktang kompensasyon. Inaasahang sa tulong ng batas na ito, karagdagang 1,000,000 hektarya ng farmlands ang mapakikinabangan para sa food security ng bansa. Napakalaking bagay nito. Just think, it's 2.5 million hectares more or less planted to rice. Now it will be 3.5 million. Planted to rice, wala pa doon yung second cropping, wala pa doon yung third cropping. Kaya kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Ikinalugod din ni House Speaker Martin Romualdez ang paglagda ng Talagang tiningnan ni Pangulo na once kasi na yung utang wala na, mga kababayan. Wala na yung utang, wala na yung penalty, wala na yung mga interest. Hindi na iisipin na mga magsasaka yun, mga kapatid natin mga magsasaka. Ang mangyayari dito, naisip ni Pangulong Bongbong Marcos to, makapokus na yung mga kababayan natin, mga magsasaka. Ano ba yung mga lupang sakahan ng palay? Bigas o ng palay, mga kababayan, or mais. Talaga dahil nakapokus na sila dyan, doon na sila sa production. Talagang wala nang ibang isipin. Wala nang wala nang ibang problema. Problema na lang nila paano maparami yung ani nila. Yun na lang talaga, mga kababayan. Yun na lang talaga yung focus po nila. 'Di ba? Ang gandang batas po nito. Mulo sa bagong batas. Sabi ni Speaker Romualdez, patunay ito sa pagbibigay prioridad ng Pangulo sa kapakanan ng mga magsasaka at pag-usulong ng agricultural development sa bansa. Samantala, mismo ang Pangulo din ang namahagi ng land title sa ilang benepisyaryo na bumisita sa Malacanang.
Katulad nice. Na lamang ng pamilya Balaalja mula sa Pila, Laguna, na higit 3 dekadang naghintay bago makuha ang titulo ng kanilang agricultural land. Kaya nagpapasalamat ako kay President na natupad niya yung kanya pinangako sa amin na mapirmahan yung bago pinasa ng batas para sa lupa. Yan lang po yung amin talagang masasabi namin amin kasi may hawak na po kami titulo na kapangalan po sa amin. Totoo. May dagdag paalala naman ng Department of Agrarian Reform sa mga beneficiaryo. Ayon sa batas, meron ho kailangan pag naiabot sa kanila ang kanilang titulo, kailangan maghintay sila ng 10 taon bago nila maibenta ang lupa sa iba. Sapagkat pag nalaman po ng Agrarian Reform na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang 10 taon, eh babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary ang lupa po. Kaya palagay ko ho, basta may information campaign lang na malaman ng ating mga magsasaka, eh hindi ho magkakaroon ng malawakang bentahan ng lupa. Ito. Ayun, malinaw po yung mga kababayan ha. Pagkabigay po, yung mga titulo, ayan, hawak nila. Nasa likod sila ni Pangulo, ni Secretary Estrella, House Speaker Romualdez, Senator Villar, tsaka si Sen. Aimee. Ayan, hawak nila yung titulo nila. Kahapon po, July 7, 2023. Pwede nyong ibenta yan sa July 8, 2033. Kung gusto nyong ibenta yan. So, 10 years pa mga kababayan. Sa lahat po na nabigyan ng titulo nung naging beneficiaryo po ng ating Agrarian Reform Beneficiary, 10 years after pa, if ever gusto nyo, ibenta yung inyong mga natanggap na mga lupa na may titulo. May titulo, hindi lang lupa, may titulo pa talaga mga kababayan. 10 years after pa, para maiwasan nyo, malawakan mamaya, ang dami dyan mag-ibibenta. Mga kababayan. So malinaw to mga kababayan ko. Nangako rin si President Marcos na hindi titigil ang pamahalaan sa pagsuporta sa mga magsasaka. We will also enhance the efficiency of agrarian case resolution systems for faster outcomes. We need to revitalize the agricultural sector. And so we endeavor to attract and train new generations of young farmers who will become the driving force behind a modernized and profitable agriculture sector that fuels sustainable rural development. Alan Francisco, para sa bayan. Kung pwede lang mahal na pangulo, kung nasa probinsya lang ako eh. Like sa kung nasa Capiz lang ako na alam niyo ang sarap mag-farm. Wala akong problema kahit masunog yung balat ko, talagang ano naman eh. Talagang kayumanggi naman tayo, mga kababayan. Kung nasa farm lang ako, mga kababayan, mahal na pangulo, kung ako po ay nasa ano lang, nasa Capiz, na kung saan nandoon po yung ano namin, talagang probinsya sa side ng mama ko, eh pambihira, magsasaka talaga ako doon. May palayan po kami doon, mga kababayan. Magsasaka ako doon kung nandoon ako. Talagang gagawin kong hobby yan, healthy pa. 'Di ba? Kasi nakakagalaw ng ano, kumbaga presko yung hangin, talagang very active yung katawan mo. Masarap magsaka. As in, masarap magsaka, mga kababayan. Lalong-lalo na kung sarili mong lupa. Ito, yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung bagong Agrarian Reform, Emancipation Act. Talagang ang ganda po niyan, mga kababayan.